Pamimigay sa dagdag na social pension increase ngayong buwan ng February, pinangunahan ng First Lady Liza Araneta Marcos. Hello mga ka-vlogs, saan ka mang dako sa mundo, welcome dito sa aking YouTube channel. And kung bago ka pa lang dito at nais mo ang mga informative content na andito sa aking channel, ay maaaring yung i-click ang ating subscribe button pagkatapos mong mapanood ang video na ito, at maaari kayong maging miyembro dito sa aking channel sa pamamagitan po ng pag-click ng join button na nasa baba. Heto na nga mga ka-vlogs, ang matagal nang inaabangan ng ating mga social pensioner ng DSWD program, no, itong social pension, dahil alam naman natin na matagal, no, ilang taon na hinintay ang dagdag na 500 pesos para sa buwan ng pensyon ng ating mga indigent senior citizen. And heto na, ngayong 2024, sinimulan na nga po ngayong February, no, this is month of February 2024, ay sinimulan po ang pamamahagi na ng karagdagang 500 pesos na social pension increase. No, alam naman natin mga vlogs na the last year hindi talaga ito nahabol, no, dahil hinahanapan ito ng pondo at pilit na binibigyan talaga ng allocation budget, no, under po sa DBM or the Department of Budget and Management. So hindi siya nahabol last year, no, dahil ang pondo last year is nasa 25 billion lamang, pero ngayon ay dinoble na nga po, no, while nagtatapos po ang 2023, ay siniguro po ng ating mga mambabatas pati ng ating gobyerno na ngayong 2024 nga ay madodoble na ang allocation budget, at nagawa na nga po itong 49.81 billion pesos. So sa ngayon ay meron na pong paunang nakatanggap, no, particular po sa Kamaynilaan or sa Metro Manila, no, meron na pong 250 total indigent social pensioner ang nakatanggap na ng paunang dagdag na social pension increase, kung saan nga po ay pinangunahan ito ng ating First Lady Liza Araneta Marcos, kasama po ang secretary ng DSWD na si Rex Gatchalian, at maging ng spokesperson ng DSWD na si Romel Lopez, mga ka-vlogs. Para sa buong video, para po kayo ay maniwala, narito po ang mga paunang nakatanggap dito sa dagdag increase ng social pension. Sa 4 milyong mahihirap na senior sa Metro Manila, mahigit 200 ang buwena-manong nakatanggap ng pensyong dinoble ang halaga. Tiniyak ng DSWD na kayang bigyan ng iba pa ng pensyong nasa 6,000 piso para sa kalahating taon o 1,000 piso kada buwan. At nakatutok si Marie Zumali. 250 benepisyaryo ang unang nabiyayaan sa pagsisimula ng implementasyon ng RA 11916 o ang batas na nagpapataas ng social pension ng mahihirap na senior citizen. Ang good news, hindi lang siya katiting na dagdag dahil 100% ang dagdag sa kanilang social pension. Mula sa dating 3,000 pesos, magiging 6,000 pesos na kada semestre ang makukuha ng aabot sa 4 milyong indigent senior citizens sa NCR. Ang batas na ito ay parangal sa mga sakripisyo, malasakit at pagmamahal na ang walang sawang ipinagkakaloob ng ating mga lolo at lola. Matagal na namin hinihintay ito. Tuwa kami dahil lalo na sa akin, maraming gamot na binibili.
Ayon sa DSWD, ang dating 25 billion pesos na pondo ay naging 49.8 billion pesos na. Kaya kakayanin na raw maibigay ang karagdagang pensyon. Sa mga nais mag-apply para mapasama sa Social Pension Beneficiary Program, ipaalam lamang sa inyong local social welfare office. Pero kailangan mapatunayan po ninyong kayo ay mahirap. Walang natatanggap na pensyon, walang ibang pinagkakakitaan, at wala ring natatanggap na sustento mula sa mga mahal sa buhay. Sa ngayon, mayroon pa raw 400,000 nasa waiting list na ginagawan pa ng paraan ng DSWD. As much as we want to include more beneficiaries, syempre kung si Alun lang po yung funded ng General Appropriations Act, doon lamang po tayo makakapagbase ng ating piyote. Naroon sa seremonya si First Lady Liza Araneta Marcos. Sa mga lolo at lola dyan, mga senior citizen, you are in good hands with DSWD. Bago siya umalis, sinubukan ko siyang tanungin tungkol sa mga patutsada ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kasi kay Duterte, ang First Lady raw ang isa sa utak ng umano'y balak na pagpapalit ng sistema ng gobyerno mula sa presidential patungong parliamentary. Ma'am, baka pwede lang kayo muna na reaction. Reaction lang po ma'am dun sa sinabi po ni PRRD. So ayun po mga ka-vlogs, no? Nakita naman po natin na personal talagang natanggap or tinanggap ang 6,000 na social pension payout, no, dito sa ating mga 250 indigent social pensioner na nasa Metro Manila. 6,000 na po, no, dahil noon 3,000 lang yan, no, sa loob ng 6, no, sa loob ng 6 na buwan ay 3,000 lamang po ang natatanggap ng ating mga senior citizen under the DSWD Social Pension Program. Pero ngayon, doble na nga po kasi 100% talaga ang dinoble at nagiging 6,000 na po ang 6 na buwan na payout para sa social pension. And sa buong taon ay magiging 12,000 pesos na ito mula sa 6,000 noon. So doble na talaga, times 2 na talaga ang itinaas. Well, magandang balita ito para sa ating mga indigents senior citizen dahil napakalaking tulong nito para sa kanilang mga pangangailangan, lalong-lalo na ang pambili ng gatas, ng gamot, no? Lalong-lalo pa itong maintenance ng gamot, pambili nila mga vitamins, no? Pambili ng diaper, pambili ng pagkain at iba pang mga basic needs ng ating mga senior citizen, no? I know, no? Ang iba sa inyo sinasabing napakaliit ng dagdag na 500. Pero malaking tulong na din ito at malaking bagay na din ito na nabigyang tugon ang mga pangailangan ng ating mga senior citizen, mga ka-vlogs, na sa tingin ko ay pinapahalagahan po ng ating gobyerno, mga ka-vlogs, itong ating mga senior citizen. And sa mga hindi pa nakatanggap, no, ng mga social pension beneficiary, sa mga hindi pa nakatanggap, antay lang po kayo sa schedule ng payout, no, dyan sa inyong LGU. So, mas mabuting makipag-ugnayan kayo sa inyong OSCA office, sa MSWDO office, CSWDO office, no, para sa payout schedule dyan sa LGU nyo, no. Antay kayo mga ka-vlogs, no, kasi hindi naman to pantay-pantay na diretso or sabay-sabay na makakatanggap lahat, no, sa isang bagsakan. Antay lang po tayo. One thing is for sure, lahat kayo ay makakatanggap basta social pension beneficiary na po kayo mga ka-vlogs. And para naman po sa mga gustong makasali dito, no, apply po kayo sa OSCA office or the Office of the Senior Citizen Affairs na nasa LGU nyo, or personal kayong mag-apply sa city or municipal social welfare development office na nasa LGU nyo mga ka-vlogs, no? Basta siguraduhin na kayo ay kabilang sa mahihirap na senior citizen dito sa Pilipinas, no? When we say indigent senior citizen, sila yung walang mapagkukunan na source of income, sila yung walang pambili ng gamot, ng maintenance, no, na gamot, walang pambili ng vitamins para sa kanilang pangangatawan, walang sumusuporta na kapamilya, mga anak, no, walang nagbibigay. Yun yung importante, no, yung may mga karamdaman. Yun yung mga
itinuturing na indigent, mga mahihirap na Filipino senior citizen. No, kung kabilang kayo doon, mga ka-vlogs, abay lumapit na kayo sa inyong MSWDO or CSWDO or the OSCA office na nasa LGU nyo, mag-apply kayo mga ka-vlogs para kayo ay makasali na dito sa dagdag pensyon para sa ating mga indigent Filipino senior citizen under the DSWD Social Pension Program. Mabuhay po ang DSWD, mabuhay ang ating gobyerno under po sa Marcos administration, at higit sa lahat, mabuhay ang ating mga Filipino senior citizen. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, ay maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyong kaligtaan na i-turn on ang notification bell. Ilagay mo sa all para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. And maaari mo ding i-like ang video na to. Kung meron ka pang mga katanungan, ay maaari nyong i-commento sa comment section na nasa baba. And you can follow me sa aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ito si Daniel Tempawa na nagsasabing, kung tunay kang kaibigan, please, pautang naman dyan. Bye-bye!